Magandang araw! Welcome sa Teacher Frel TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Music 4, Quarter 4, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Tempo, Largo at Presto. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na magagamit mo ang angkop na musical terms upang maipakita ang pagkakaiba ng tempo na largo at presto. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang paggamit ng angkop na musical terms upang maipakita ang pagkakaiba ng tempo. Kung ating pagmamasdan ng ating kapaligiran, bawat isa ay may sariling galaw. Ang pag-indayog ng mga puno sa pag-ihip ng hangin, ang paghahabulan ng mga alon at paghampas sa dalampasigan, ang paglangoy ng bibis sa sapa, maging ang paglakad ng mga nagmamadaling tao sa umaga, pagpasok sa trabaho, at pagtakbo ng mga rumaragasang sasakyan ay nagpapakita ng iba't ibang galaw o kilos. Kaugnay ng mga bagay na ito, ang isang awitin o tugtugin ay may tiyak na kilos o galaw. Ito ay tinatawag na tempo. Ang tempo ay maaaring mabilis o mabagal. Ang mabilis na tempo ay tinatawag na presto, samantalang ang mabagal na tempo ay tinatawag na largo. Ang tempo ng awitin ay maaaring ilarawan sa pamamagitan ng iba't ibang kilos ng katawan. Ang kilos o galaw ay naaayon sa daloy ng awitin o tugtugin. Narito ang dalawang halimbawa ng awitin na may magkaibang tempo. Sa tulong ng kasama sa bahay, pag-aralan ng mga ito. Paunawa, kung may access sa internet, maaaring pakinggan ang awitin sa YouTube link. Awitin natin ang awiting ito, Mga Alaga Kong Hayop. Mga bata, maaari nyo akong pakinggan o maaari nyo akong sabayan sa pag-awit nito. Lumipad, lumipad ang ibon, ang ibon, ang ibon. Lumipad, lumipad ang ibon sa magandang pugad. Tumakbo, tumakbo ang pusa, ang pusa, ang pusa. Tumakbo, tumakbo ang pusa sa loob ng bahay. Ang awiting Mga Alaga Kong Hayop ay may tempong mabilis. Ang mabilis na tempo ay tinatawag na presto. Subukan naman nating awitin ang susunod na awit. Lullaby and Goodnight. Awitin na natin. Lullaby and good night. Now the daytime is over. Time to sleep up to your dreamland. I will keep you safe and warm. Lullaby and good night. There is nothing to fear. Lullaby and good night. When you wake up, I'll be near. Ang tempo naman ng awiting Lullaby and Goodnight ay may tempong mabagal. Dahil ang awiting ito ay pagpapatulog sa bata. Ang tempo ng Lullaby and Goodnight ay largo. Ibig sabihin, ito ay mabagal. Ngayon ay oras na upang gawin ang mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Sa iyong sagutang papel, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Unang tanong, ano ang tempo? Tama! Ang tempo ay elemento ng musika na tumutukoy sa bilis o bagal ng isang awit o tugtog. Pangalawang tanong, ibigay ang pagkakaiba ng dalawang uri ng tempo. Tama! Ang dalawang uri ng tempo ay mabilis o mabagal.
Ang mabilis na tempo ay tinatawag na presto, samantalang ang mabagal na tempo ay tinatawag na largo. Pangatlong tanong, sa dalawang awitin sa itaas, alin ang may tempong mabilis at alin naman ang may tempong mabagal? Mula sa ating inawit kanina, ang tempong mabilis ay ang mga alaga kong hayop at ang tempong mabagal ay ang lullaby and goodnight. Dahil ang awiting lullaby and goodnight ay isang uri ng awit ng pagpapatulog sa isang bata. Ito ay dapat na mahinahon at mabagal. Samantalang sa awiting mga alaga kong hayop, ito ay may mabilis na tempo dahil ang awiting ito ay isang masiglang awit. Para naman sa pang-apat na katanungan, anong uri ng awitin ang nababagay para sa presto? At anong uri naman ng awitin ang nababagay para sa largo? Tama! Ang mga awiting nababagay para sa presto ay mga masisiglang awitin, mga awiting masasaya, mga awiting may malakas na tunog ng instrumento. Samantalang ang mga awiting nababagay para sa largo ay mga awiting mahinahon, mga awiting pampatulog, mga awiting nagpapakalma sa ating isip o mababagal na awitin. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Awitin ang mga sumusunod na awit sa ibaba. Maaaring magpatulong sa kasama sa bahay tulad ng magulang o kaya naman ay guardian. Tukuyin ang tempo sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa tamang column. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang mga pamagat ng awit. Unang awit, Rockabye Baby. Maaari niyong pakinggan ang awiting ito sa YouTube. Anong uri ng tempo ang awiting ito? Magaling! Ang awiting ito ay may tempong largo. Ibig sabihin, mabagal. Dahil ang Rockabye Baby ay awit para sa pagpapatulog ng bata. Pangalawa, Leron Leron Sinta. Leron Leron Sinta, buko ng papaya, dala dalay buslo, sisidlan ng bunga. Ano sa tingin nyo ang awiting ito? Ito ba ay largo o presto? Magaling! Ang tempo ng awiting ito ay presto. Ito ay mabilis. Pangatlo, sit-sirit-sit. Sit-sirit-sit, alibang-bang, sa laginto, sa lagubang. Ano naman ang tempo ng awiting ito? Ito ba ay largo o presto? Magaling! Ang tempo ng awiting ito ay presto. Ibig sabihin, mabilis. Pang-apat, ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Ano naman ang tempo ng awiting ito? Ito ba ay largo o presto? Magaling! Ang awiting ito ay largo. Ibig sabihin, ito ay mabagal na awitin dahil ang awit na ito ay pagpapatulog sa bata. At panglimang awitin, paru-parong bukid. Paru-parong bukid, nalilipad-lipad. Ano naman ang tempo ng awiting ito? Ito ba ay largo o presto? Tama! Ang awiting ito ay presto. Ito ay mabilis na awit. Ang mga awitin o tugtugin ay kumikilos tulad ng mga pangyayari sa ating paligid. May mga pagkakataon na kailangang kumilos ng mabilis at mabagal. Kaugnay nito, ang musika ay dumadaloy sa mabilis at mabagal na paraan. Gawin naman natin ang pagsasanay bilang tatlo. Sa tulong ng kasama sa bahay, pag-aralan ang awiting kalesa at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
Ang awiting Kalesa ay isang uri ng Philippine folk songs. Mga bata, pakinggan ang awiting ito sa YouTube upang malaman ninyo ang tempo ng bawat istansa. At pagkatapos pakinggan ang awiting ito, ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang tanong, anong uri ng transportasyon ang Kalesa? Tama! Ang Kalesa ay transportasyong panlupa na pinapatakbo sa pamamagitan ng kabayo. Ang sasakyang ito ay hinihila ng kabayo. At ang kabayo ay ginagabayan ng isang kutsero. Pangalawang tanong, sa anong uri ng pamayanan makikita ang Kalesa? Tama! Ang Kalesa ay transportasyon noong panahon pa ng mga Kastila. Karaniwang makikita ito sa probinsya ng Vigan at maging sa Maynila. Kadalasan ito ay makikita sa May Luneta Park. Pangatlo, ano ang mabuting na idudulot sa kapaligiran ng paggamit ng Kalesa? Tama! Ang Kalesa ay tumatakbong maginhawa at maaliwalas. Wala pa itong gasolina na nakapagdudulot ng usok dahil ito ay pinapatakbo ng kabayo. Pang-apat, ano ang iyong napansin sa tempo ng awiting Kalesa? Tama! Ang Kalesa ay may tempong mabilis at mabagal. Bakit kaya? Para sa panglimang katanungan, aling bahagi ng awit ang may mabilis na tempo at aling bahagi naman ng awit ang may mabagal na tempo? Ang awiting Kalesa ay may mabagal at mabilis na tempo. Ang una at pangalawang stansa ay may mabilis na tempo. Samantalang ang pangatlo at pang-apat na istansa ay may mabagal na tempo. Para naman sa pagsasanay bilang apat, sa tulong ng kasama sa bahay, mag-video o mag-record ng isang awiting alam mo na maaring gamitin ang tempong pinag-aralan. Ipadala ang video sa messenger ng guro. Paunawa, maaring gamitin ang awit na Kalesa. Gawing batayan ang rubric sa ibaba sa pagsasagawa mo ng gawaing ito. Narito ang rubric. Maaari mong lagyan ng check ang bawat column. Kung ito ay nagawa mo ng napakahusay, may 3 puntos. Mahusay, 2 puntos. Di gaanong mahusay, 1 puntos. Sa unang bilang, nagagamit ng maayos ang angkop na tempo sa pag-awit. Pangalawang bilang, naawit ng mahusay, bahaging may tempong largo. Pangatlo, naawit ng mahusay, bahaging may tempong presto. Pang-apat, nakilala ang mabilis at mabagal na tempo ng awitin. At panglima, naipakita ang kasiyahan sa isinagawang gawain. Para naman sa pagsasanay bilang 5, basahin ng mabuti ang sumusunod na mga katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Una, alin sa sumusunod na elemento ng musika ang naglalarawan ng galaw o kilos? A. Rhythm, B. Melody, C. Dynamics, o letter D. Tempo. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Tempo. Pangalawa, alin sa sumusunod ang mabilis na tempo? A. Largo, B. Presto, C. Piano, o D. Forte. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Presto. Pangatlo, alin sa sumusunod ang mabagal na tempo? A. Piano, B. Largo, C. Forte, o D. Presto. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Largo. Pang-apat, lahat ng awitin sa ibaba ay may tempong presto maliban sa isa. Piliin ito. A. Bahay Kubo, B. Lupang Hinirang, C. Pilipinas Kong Mahal, o letter D. Sitsiritsit. Anong tamang sagot?
Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, Pilipinas kong mahal. At panglima, pakinggan ang awiting Sa Ugoy ng Duyan. Ano ang tempo nito? A, mabilis at mabagal. B, mabilis na mabilis. C, mabagal. D, katamtamang bilis. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, mabagal. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang anim. Muli nating balikan ang pagsasanay mo sa pag-awit sa gawain apat. Sa tulong ng chart sa ibaba, iguhit ang star sa nakalaang column batay sa iyong naging performance. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang chart. Sa iyong sagutang papel, isulat ang naramdaman o realisasyon mo sa aralin gamit ang mga sumusunod na prompt. Nauunawaan ko na, nabatid ko na, kailangan kong higit pang matutuhan ang tungkol sa tandaan. Ang tempo ay maaaring mabilis o mabagal. Ang mabilis na tempo ay tinatawag na presto. Samantalang, ang mabagal na tempo ay tinatawag na largo. Ang tempo ng awitin ay maaaring ilarawan sa pamamagitan ng iba't ibang kilos ng katawan. Ang kilos o galaw ay naaayon sa daloy ng awitin o tugtugin. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!